Welcome back to my vlog. Ayan. Ito yung vlog natin ngayon, guys. Dahil anniversary namin kahapon. So, ito lang yung tinira ko. Di ko pa siya tinanggal. Kahapon anniversary namin. So, wala na akong mai-vlog. Hindi ko binablog kung ano yung ginagawa ko kahapon. Ito lang ngayon. Kasi nga, may mga nagko-comment. Bakit? Ang likot ng kamay ko. Bakit 17 years na kami at ilang taon kami nag-asawa. Ayan. Nagtaka sila bakit nag-anniversary kami ng 17 years at ilang taon kami nag-asawa na 30 pa lang ako ngayon. So, yun yung i-check natin ngayon. So, dahil di pa ako nakapag-ayos, habang nagsisir mo na to, ang kalat ng nasa likod, ayan sila. Ayan sila. Islam. Habang mag-aayos ako sa sarili ko, mag-chika tayo. May kadiyo sa, don't mind the background dahil nga, kahapon nga, yan. Nandyan pa rin siya hanggang ngayon. May mga nag-comment kasi, guys, na ilang taon kami nag-asawa, bakit ganun ang tagal na namin. O, tibay. Tibay, di pa ba kayo maghihiwalay? 17 years. Dipurkit naman kasi, dipurkit bata nag-asawa, malandi na agad. Huwag kayong judgmental, char. Alamin nyo muna yung kwento bago kayo mag-judge. So, yun nga. Ikukwento ko na. Ito na. Guys, siguro nagkakilala kami. Mag-15 pa lang ako nun. Nagsama kami. 16 ako. Siya naman, 19. Ay, nagsama pala kami 15. Kasi mag-14 pa lang ako nagkakilala kami. Mag-15. Tapos nagsama kami 15 na. Nanganak ako 16. O, diba? Ang tagal na. Ang tagal na kami. Pero hindi porkit bata ka nag-asawa, malandi ka na, hindi ganun yung love story namin. Chon, love story may pa ganun. Nakaisip ko yung mga time na ganun. Nakikita kasi kami sa diskuhan, naglalaro ako sa diskuhan. Laro lang, takbuhan, ganun, dalaga na pala ako tingnan. Siya, ano ba kung ito? Heartbroken siya ng mga time na yun. Heartbroken. Nakita niya ako. Pero nung time kasi na yun, sabi ng nanay ko, pag nagkajowa ka sa labas, isa labas lang yun, wala na sa loob, nagtaka, wala na sa kinabukasan, wala lang yun. Pag sinagot mo sa labas lang yun. Ayaw niya akong pauwiin kasi sagutin ko daw muna siya. Pwede. Sinagot ko siya, sige, oo na. Tapos pagkatapos kong sinagot, sabi niya, anong pangalan mo? Sabi niya. Oh, di ba? Galing. Di sinabi ko, ayun, pinauwi na niya ako. Nataka ako pag kinabukasan sa mga kaklase ko. Sabi ni ng mga kaklase ko, kasi ayan, late nga si Inday kasi nga disco fest sa amin na late ng ano ata yun. Isang subject. Nawalan ako sa pagkasunod. Pagkasunod ng subject pa ako pumasok, nandun na pala siya, nagpunta siya doon. Sabi ng mga kaklase ko, may pumunta daw sa akin, jowa ko daw. Hindi ko maisip. Kung nagka-jowa ako, di nawala sa isip ko na siya pala yun. Yun na. Lagi siya nagpupunta sa amin. Tapos, bukod sa nagpunta siya sa amin, pagka wala, nung wala ng pasukan, tumira na talaga siya sa amin, guys. Alam niyo ba yun? Tumira na siya sa amin. Sabi ko ng nanay ko, andito na naman yun ngayon. Kakain mo na ako, mauna akong kakain kasi nandyan na naman yun ngayon. Yung nanay ko, ayaw niya, sabi niya, antayin mo! Sabi ng nanay ko. Ayun, si Antay. Kasi tumira na siya sa amin, tapos ayaw na ng nanay ko paralin. Pag sa probinsya, ito yung moment, guys, na pag sa probinsya ka dati, na wala yung cellphone, wala yung kung ano-anong gamit, gadget. Ang mga inisip ng mga magulang, pag nakapag-aral ka naman, bukid pa rin. Magtatrabaho ka pa rin naman sa bukid. Huwag ka nang mag-aral. Gastos lang. Ganun. Laging
banggit ng magulang. Yun yung hindi na ano na hindi gaya ngayon na iba na ang panahon ngayon na automatic, may makukunta ka na. Doon kasi wala, pag nakapagtapos ka doon, wala, bundok pa rin ang ano. Deep gaya ngayon na nakapagtapos ka ng high school, nakapagtrabaho na maayos, kahit paano. Yun ang kinaibahan sa ngayon at noon na yun ang sabi na nanay ko, sus, huwag na mag-aral. So sabi ko sa papa ko, magtrabaho na lang ako ng Maynila. Ang sabi ng papa ko, pag nagtrabaho daw ako ng Maynila, hindi na daw niya ako makikita, mag-asawa na lang daw ako. Ayun. Tsaka, sa kanila dati, kahihiyan pag nabundis ka, na walang tatay, ganun. Di gaya ngayon, na okay na lang sa ibang tao. Kaysa naman magtiis ka, sabi lang tatay ko, mag-asawa ka na lang. Eh, syempre, takot ako sa mga sinasabi na, ay, mabundisan ka ng ganun kasi makarama ka sa lalaki. Sige, mag-asawa na lang kahit bata pa. Ayun. Yun yung wag na wag mong yung gagawin sa mga anak mo. Kasi listen, learn. Ako, sinabi ko sinasabi sa mga anak ko na listen, learn yung pag-aasawa ko ng maaga. Kaya di ko papayagan at hayaan na mag-asawa kayo ng maaga na wala pang tamang edad. Kasi na ano sa edad ko, siguro nag-mature talaga ako nung nag-18 ako na hindi lang ganito ang magiging buhay. Ganun lang. Listen, learn na yung nangyari sa buhay ko, kaya yung mangyari sa anak ko. Hindi porkit maaga kang nag-asawa, malandi ka na kasi lagi nila sinasabi. Late na ako naglandi, charot. Late na ako naglandi. Ano ba kayo? Yun nga. Dahil maaga kaming nag-asawa, ayan, 17 years na ngayon. Sa awa ng Diyos, may 3 na kaming anak. Pero yung mga kasabayan ko guys, maagang nag-asawa, ayun, hiwalay na sa asawa, kami sumin. Tara, sumin. Sa awa ng Diyos. Oo, pinagsisihan ko naman maaga ako nag-asawa. Pero ngayon kasi parang, nung naano ko na sa mga anak ko, lagi kong tinitingnan yung mga anak ko, masaya na rin ako sa buhay ko ngayon. Pero siyempre, dumaan tayo sa mga paghihirap. Kaya yun yung huwag na huwag niyong gagawin sa mga anak niyo rin. Na hayaan niyo na lang maaga sila mag-asawa. Kasi ganito ganyan. Mali. Which is mali. Dahil masunurin akong anak, hindi pala lahat ng sinasabi ng magulang is nakakaganda. Guys, mali yung ano, ganun. So, sobrang masunurin ko, sinunod ko lahat ng gusto ng magulang ko. Kasi kaysa naman daw mabuntisan, ganito ganyan, inakakatakot. Pero, dati nagsisi ako, pero ngayon, syempre tanggap ko na 30 na ako eh. Diba? Tanggap ko na ganun ang nangyari sa buhay ko. Kaya, hindi lahat nang maagang nag-asawa is malandi. Ganun lang. Hindi lahat ng malandi. Wag, yung iba kasi nang kumakapanghusga, wagas. Kala mo, perfecto. Kaya huwag niyo muna husgahan yung tao. Alamin niyo muna yung kwento bago kayo mamusga. Sa ngayon, still strong pa rin kami. 17 years na at may 3 ng dalaga. Maglandi pa sana ako, huwag na nakakahiya na. Yung paglalandi mo, ibantay mo na lang sa mga anak mo. Kumbaga, kung kailan ako nag-30, ngayong nag-30 ako, yung pag-iisip ko, nag-matured ako. Kaya, yung nag-comment, may nag-comment na ilang taon kami nag-asawa, ganun. Bata pa kami nag-asawa, guys.
Pero hindi lahat ng batang nag-asawa malandi na. Kalma ha, kalma kayo sa panghuhusga. Huwag niyo munang husgahan ang tao, alamin niyo muna. Ang kwento ng buhay nila, charot. Kayo ba, anong ilang taon na kayo nag-asawa? Na-enjoy niyo ba yung buhay niyo? Ako naman, siguro ngayon na-enjoy ko na yung buhay ko na malaki na sila. Hindi na siya ganun ang dati. Na-enjoy na namin yung moment mag-asawa sa galaan. Ginagawa namin kahapon dahil sa mga kaibigan ko. Nagkukwentuhan nung naman kami, charot. Nagtatagay pala. Nag-jijin na. Ayun lang guys, ganun lang kami kasimple. Tumagal lang si 20 years. Sana mas marami pang taon. Sana marami pang taon na bibilangin. Still strong. Talaga nawala yung mapanghusgang tao, mapanghusgang mundo, nasa mga mundo tayo na mapanghusga. Yung dahan-dahan lang sa panghusga. Dahan-dahan lang sa panghusga. Tapos na tayo sa ating makeup, pag-ayos sa ating sarili at napabayaan na. Kung may mga tanong pa kayo, wala na tayong oras, mag-e-end na tayo. Kung may mga tanong pa kayo, i-comment nyo lang. At sa mga di pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. At i-comment nyo na rin kung ano yung gusto nyong itanong. At pag-usapan natin sa next vlog ko. Thank you guys! See you on my next vlog!